Isang bayan, tayo'y ahon, walang maiiwan sa pagbangon. Siyam na taong OFW sa Singapore si Faith Pastrana. Mabilis umalagwa ang kanyang career mula sa pagiging call center agent hanggang sa maging producer, scriptwriter at production manager sa isang production company doon. Pero ang planong pananatili na sana ng pangmatagalan sa Singapore biglang naputol dahil sa COVID pandemic. Kapag foreigner ka sa ibang bansa, you have to get a work pass. 3 times siyang na-reject. And I think the reason is because the country was cutting the foreign workers, like yung number ng foreign workers, because COVID was happening. It was very scary. It was scary. Yung actually what happened to me was it was very abrupt. Actually, yung fears ko noon nung I had to go back, kasi syempre, yung income mo. Pero sa halip na malugmok, nagbigay daan pangaraw ang thesis para balikan niya ang matagal na niyang pangarap, ang maging voiceover talent. Thank you for your interest in creative voices productions, the premier choice. I really like to do voiceovers. Kahit bata pa ako, nasa quarantine ka, wala ka namang gagawin, di ba? Wala kaming gagawin doon. We're waiting for our food, the whole day, ganun lang. So I saw this on Facebook, yung creative voices, and they have a voice master class, and I told myself na I have to join. One thing about voice acting is you can do it everywhere. Nagtrabaho naman bilang assistant kitchen manager si Richard Abalo sa New Zealand mula 2015. Bago pa ang COVID pandemic, nagdesisyon siyang umuwi sa bansa para tulungan ang ina sa negosyong Airbnb sa Tagaytay. Pero sunod-sunod na dagok daw ang inabot niya. Namatayan ako ng brother and yung stepmom ko si Tita Grace was cancer stage 4 and had 3 months to live. And at the same time nangyari din yung iniwan din ako ng I ended my engagement. Add to that yung pandemic which happened last March. There's no income entering, talagang deplete yung ipon ko. Gaya ni Faith, unti-unting bumabangon ngayon si Richard sa pag-voice talent. At huwag daw siyang ismulin dahil mga bigatin ang kaya raw niyang gayahin. Excuse me po mga kapuso, sa dulo ng nagbabagong balita, si Presidente Duterte magsasalita na po sa kanyang State of the Nation Address ukol sa pandemya sa GCQ. Presidente Duterte, pasok! Alam ninyo, kung kayo, mga pasaway na nasa labas, dili pa rin kayo pumapasok sa loob at manatiling safe at nagpapahawa pa kayo ng sakit dyan. I assure you, kung kayo talaga mga pasaway, ipahabol ko kayo sa mga pulis. At sa mga Dragon Ball Z fan, naalala nyo ba sila? Pati si Krillin at Master Pogi, kayang-kaya niya rin gayahin. Hey, Goku! Ano ba? Nakatakot naman ngayong pandemic. Huwag naman na tayo mag-insayo. Ako ang pinakamahusay na fighter sa buong mundo. Patayin ko yung COVID-19 na yan, kala nyo. Sa ngayon, unti-unti na raw siyang gumagawa ng pangalan online. Ang kita, mula 3,000 hanggang 100,000 piso depende sa laki ng proyekto. Ano man ang pagdaan ng pagsubok sa buhay, makakabangon at makakabangon ang sino man basta't gustuhin mo lang. Lahat naman ay biniyayaan ang kanya-kanyang talento at kakayahan na kung gagamitin sa tama, ay siyang tanging mo lang kakailanganin puhunan sa kaunlaran. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.